We're happy that you are all here. Alam ko po yung marami sa inyo, iba sa inyo, came all the way from the north. Diba? So palakpakan naman natin yung mga nagbiyahe pa. At syempre yung mga meron din malayo. Yung kanina nasa baba lang, nasa Sijen. Malayo din, ilang steps lang. Nandito na sa LLIC office, diba? So, welcome sa ating sizzle day. Ay, sino yun? So, magsishare lang po ako ng konti. Okay lang ba? Kasi syempre yung theme natin, diba? Ano yung theme natin? Dapat lagi forever yung theme. Forever young pa rin. Diba? The last time I was here, I discussed about how to maintain your beauty, diba? Forever, diba? So, yung ating physical appearance, diba? Yung ating health. Yeah, na-discuss ko yun the last time. This time, I just want to discuss yung other side naman. Pero syempre, pag parehong okay yung inner and outer, aba, perfect, di ba? Okay, so I'll discuss to you the inner beauty naman. Yan. So inner beauty is a concept that refers to a person's personality. Yan. Kung yung values mo, beliefs and character traits that make him or her a good, kind, and compassionate human being. Mabait ba tayo lahat? Yes! Alakas na sigaw sa likod. Inner beauty is about self-confidence and being empowered. It's about knowing your worth. So, we should really practice our values. In LLIC, we have corporate values, di ba? Reviewin natin. The last time na-discuss natin yon, di ba? Ang corporate values natin, we have equally important lahat ito. Integrity. Ano pa? Recitation muna tayo. Integrity. Quality, commitment, customer care, responsibility, leadership, tahimik lahat, teamwork and unity, social awareness, importante rin po yan, di ba? So, we should practice our values. Kasi kung sino tayo, magiging legacy natin yun, hindi dahil part tayo ng history, like yung mga political figures, yung mga government officials, heroes, di ba? Pero matatandaan tayo ng family members natin, di ba? Ng ating mga downlines sa ating negosyo. So, we will leave a legacy, di ba? Ayun. Thank you, Norbert. So, okay. So, it's about having self-confidence. And how do you develop your self-confidence? Syempre, you have to learn, di ba, from your everyday life, di ba, from the experiences of other people. You can get your learnings from the experience of other people also. Kasi pag bata ka pa, syempre makikinig ka rin sa mas may experience, mas may edad, di ba? Kasi they have went through all the things in life. Challenging and happy days, dumaan na yan eh. Kaya nga sinasabi ng matatanda sa mga bata, papunta ka pa lang, pabalik na ako, di ba? So, syempre we should also listen to our elders or our parents, and diba yung mga titos titas, grandparents, diba? So yon. So we can build self-confidence, and we should also learn from our teachers, diba?
practical teachers, yung mga mentors, and sa school naman, yung mga teachers, professional teachers, diba? So, yan. So, we could build self-confidence. And syempre, pag may self-confidence ka na, you will be empowered. You know your capabilities. You know what you can do. You know what you can achieve. You know that you can set your targets. Diba? Because you are already empowered. Diba? Sa una, nag-aaral. Pero there will come a time that you will be the one teaching other people, teaching your downlines. Hindi pwedeng lagi ka lang. Although, syempre, dapat nakikinig ka, but you should give yourself your target to become a mentor naman. To become a mentor to other people, to your downlines, and of course, to your children, diba? So, yan. So, it's about knowing your worth. Ano ka sa pamilya mo? Ano ka sa mga kaopisina mo? Ano ka sa mga downlines mo? Ano ka sa team mo? Ano yung worth mo? Dapat alam mo kung ano yung worth mo. Diba? Kaya ko mag-contribute ng ganito. Kaya ko mag-contribute ng ganitong sales. Kaya ko mag-target ng 1,000 boosters. Diba? O, oh, yung pumapalakpak, kayang-kaya na nila. Diba? We should know our worth. Okay? Next. Ayan. There are also ways to strengthen your inner beauty. Ayan. Siyempre, yung lagi natin sinasabi, smile more, don't worry, be happy. Sabihin nyo naman, eh ma'am, pag may problema, paano? Diba? Syempre, we also face with challenging situations. But, we can take it lightly. Never get your emotions on top of your mind. Diba? So, kailangan kaya mong i-handle yung challenges. Diba? Kahit sa pamilya mo, ano ang pinakamagandang tool to solve your problems or to solve issues? Communication and coordination. Kahit sa pamilya mo, diba? Hindi maiwasan yan. Ang mga anak mo, magkakaiba na ugali yan. Magkakaiba na ugali, but still, you have to handle them. Diba? You have to handle the challenges. Diba? So, smile more. Patingin nga ng smile nyo? Sa Korean language, ano yun? Hermes? Hermes ba? Hermes? So, smile often. Diba? Kasi contagious yung smile eh. Diba? So, don't worry. Although may mga challenges, binibigay yan sa'yo dahil kaya mo. Binibigay ni God dahil kaya mo. Diba? Prove your worth. Kaya mong lampasan ang mga challenges. So, be happy. Be happy kasi may benta ka ngang 20 na boosters kahapon eh. Diba? May bebenta ka pang ngayon, ilan yung bibili mong boosters? Be happy! Diba? So, eto, get to bed. Actually, medyo related yun sa outer and inner beauty. Diba? Kasi, yun nga, inner beauty exudes. Diba? Yung beauty exudes from within. Diba? So, number two, get to bed. Ay, ang dami talagang guilty dito. Kasi kaninang madaling araw lang, alas dos ng madaling araw, si GM niya, nag-PPM pa sa akin. Guilty and guilty. Dahil mga workaholic. Ayan po. So, get to bed. Adequate sleep helps us to function at our best. Di ba pagka may tulog ka, may enough rest ka,
yung next day mo, fresh ka. Diba? Hindi ka dizzy, hindi ka nahihilo, yung mind mo very fresh. And you are ready to face the whole day. Diba? So, have enough rest and sleep. Yan. Sabi nila, habang tanda, umiiksi yung tulog. Tama ba yun? So, para pag umiiksi yung tulog mo, parang umaamin ka. Yun. So, haba-habaan natin tulog. GM Ninya, mga GUVs, habaan natin tulog. Kasi, di ba, pag umiiksi daw tulog, ano eh, tumatanda na. So, number three, give at least one compliment to someone or more persons every day. So, how do you compliment one another? Wow, ang ganda mo ngayon. Hindi lang ngayon, araw-araw, di ba? So, ang active mo ngayon, di ba? You look fresh. Wag naman yung bagong gising pa lang yung babatiin mo. Sinungaling ka daw, sabi ni Amy. So, give compliment to one or more persons. Diba? Kasi positive yun eh. Nagbibigay ka ng positive vibes sa sinasabihan mo ng compliment. Diba? Nakaka-boost ng moral. Nakakabus ng energy. Di ba? Ayan. So, number four. Ayan, marami rin guilty dito. Be kind to yourself. Don't abuse yourself. Ano na? Lahat si Ma'am Ninya ata guilty dito ah. So, be kind to yourself. Actually, na-experience ko din yan eh, nung medyo 20 years old. Siyempre, after college, working ka na, di ba? Konting kwento, dahil sa sobrang workaholic, mana nga din kay Mayor. Pero mas matanda po ako sa kanya, ha? Okay. So, sobrang workaholic. Dumadating yung time noon, natitira ako sa office, sinusundo ako ng isang jeep na pamilya ko, alas dos, alas tres ng madaling araw, kami lang nung gwardiya magkasama. Ganun yon noon. But, syempre, may naging ano rin, dahil at the age of 40, syempre, tinanggap ko lahat ng stress, di ba? Tinanggap ko lahat ng challenges. At the age of 40, may maintenance na ako. Diba? So, be kind to yourself. Dahil kahit papano, medyo magsi-60 na rin ako, may mga experiences din na pwedeng i-share. Diba? So, kailangan i-manage mo, have a well-balanced life. Yun. So, medyo napapractice ko na yun ngayon. Kaya lang, syempre sa mas bata, mas marami pang time na i-balance eh, 'di ba? Kaya naman eh, lalo na ngayon, we can do everything online and offline, 'di ba? So 'yan. So have a balanced life. Ayan. So be kind to yourself. Mabait ka ba ma'am sa sarili mo? Opo, ma'am. Ayun, very good. Palakpakan naman natin si Yeah, I eat fruits, vegetables. Yan. I do exercise. Yan, I do exercise. Sabi hindi, ma'am. Kailangan po yun. Kahit saglit sana all, sabi nila. So, kailangan natin mag-exercise. VP Santi, GUV Directors, GM Ninya, Ma'am Nora, lahat tayo, kailangan natin mag-exercise. Kahit ngayon, guilty ako dyan eh. Hindi ako nakakapag-exercise. Pero I eat healthy food na rin. 'Di ba? Sabi nga nila habang bata ka, kayang-kaya mong kainin lahat.
Di ba? Kaya lang dapat pala medyo may preno ka rin kahit bata ka pa. Okay. So, dedicate time to helping others. This is one of our corporate values then. Social awareness. Yan. So, magbigay ka rin ng oras to help other people. Yung pamilya mo, bigyan mo ng oras na matulungan mo sila. Hindi lang naman financial. Yung tulong na pwede mo ibigay. Diba? Your time, effort, your listening ears. Diba? Kaya mo silang tulungan in your own way. Even in your own little way. So, sa part po ng LLIC, we also have our foundation, Telepreneur Foundation, which will be celebrating its 6th year anniversary on November 7. So, may bingo. May TFI bingo. Invited kayo doon. May tickets yun. At yung major prize noon ay 25,000. Your help goes a long, long way. Nakakarating po tayo sa mga tinamaan ng kalamidad. Yan. So, yung pagpumuntok yung vulkan, nandun tayo. Pero sana wag naman tumuloy. Kasi may smagnat nung last week, di ba? So, nakakarating po ang ating mga tulong through Telepreneur Foundation. At kayo rin, sa personal nyong kakayanan, kaya nyong tumulong sa kapwa. Di po ba? Sabi nga natin, pwedeng hindi lang financial. Effort, time. Diba? And your prayers, very important. Prayers can move mountains. Diba? Yan. Sabi ni Jen, yes, totoo po yun. Ang gusto mong gawin, ipagdasal mo lagi. Kasi igaguide ka ni God para makuha mo yung pinagdarasal mo. At pag hindi pa ibinigay sa'yo, ibibigay sa'yo sa right time. At kung hindi ibibigay sa'yo, may rason kung bakit. Diba? So, next, listen and pay attention to others. Mahirap po bang gawin to? Mahirap po, lalo po sa sanay magsalita, di ba? Kay VP Santi, hirap na hirap siya itong gawin. Kasi sanay siya. si Coach Danny pa nagsabi talaga, no? Hirap na hirap ba, Coach Danny, si VP? So, let's also take time to pay to other people, 'di ba? To pay attention to other people, 'di ba? Kung ano yung sinasabi nila, kung meron man silang problema, 'di ba? Let's listen to what they want to say, 'di ba? So, makinig din tayo. And of course, dahil nakikinig tayo, marunong tayong makinig. Pag tayo naman ang may kailangan sabihin, papakinggan din nila tayo. Tama? Give and take. Give and take lang yan. Ang buhay natin, give and take. Kahit sa mag-asawa, give and take. Diba? Lagi ngang sinasabi ng husband ko sa mga inaanak sa kasal, sa mga inaanak sa kasal na misni niya, sabi niya, ito ang payo niya sa babae. Kung ano yung ayaw sa lalaki, kung ano yung ayaw ni Mrs., gawin mo. Sabi po niya. Kung ayaw ni Mrs., lahat ng ayaw ni Mrs., gawin mo. Di syempre, tumahimik lahat. Kung ayaw ni Mrs. maglaba, maglaba ka. Kung ayaw ni Mrs. magluto, magluto ka. Kung ayaw ni Mrs. mamlansya, aba, siya naman ang pagplansyahin mo. So, ayan. So, nuhintiga. Di ba uso na rin yun ngayon? Di ba kailangan nagtutulungan ng mag-asawa? Di ba? Lalo na kung busy lagi yung asawa mo. O di ikaw naman yung, you take care of the household chores. Di ba? O, hindi na uso ngayon yung
lalaki lang ang lagi na sa labas. Siyempre kami lumalabas na rin, 'di ba? So, okay. Look for the positive in every situation. So, ayan po. Mahirap po bang gawin 'yan? Mahirap din minsan, 'di ba? Mahirap minsan, pero we can do that. Ayan, let's be positive. We can turn challenges into opportunities, di ba? So, pay attention in developing your inner beauty because it reflects on your outside beauty. Di po ba? Kung ano yung nasa loob mo, lalabas yan eh. Pag masaya ka sa loob, lalabas yan sa labas. Di ba? Happy ka, lalabas yan sa mukha mo. Di ba? Kailangan positive ang attitude mo. Di ba? You'll develop a positive attitude. And you can face all challenges in life. Di ba? So, let's take care of our inner beauty. Kaya po ba? Can we be kind? Can we be kinder? Kinder talaga, ha? Can we be kindest? So, kaya naman, di ba? Kaya natin yan. Kaya natin lahat yan. Dahil kapag may mga challenges, ibig sabihin, nag-grow ang LLIC. Di ba? Yes! Ayan. So, next, may hinahanap sila eh. About God. Mamaya na lang po. So, di ba, the last time I also shared something with you, yung nag-discuss ako, sabi ko, isa sa ano natin, models, ano, LIC models, ay ang aking mother-in-law. Yeah, she is celebrating her 98th birthday today. Yes! 98th birthday niya ngayon. So, before ako, ano, mabilis na, kinantahan lang namin. And then, but we celebrated her birthday last Sunday. At alam niya kung saan? Sa Jollibee! Sa Jollibee. Tinan niyo naman siya, di ba? O, pag sinabi mo, ma, ganun. At, mind you, she's not taking any maintenance medicine. Ayan. So, di ba? Palakpakan naman natin ang ating ano. At talagang pag mauubos na yung white and spot cream niya, ay talagang Mariel, mauubos na. Kailangan ko na. Gumagamit po siya. And then yung mga visitors niya, ang aking mother, who will be turning 90 years old this January, ay gumagamit naman ang ating collagen. Ayan. At yung isa naman, mother-in-law ng brother ko, gumagamit din niya ng LLIC products. Ayan ang ating mga models. Di ba talagang forever young ang ating mga LLICians? Yes. O, di ba? We can stay forever young through LLIC. Di ba? Okay. Next. So looking at the brighter side of life is beneficial not only to yourself, but of course, to other people. So hindi ikaw lang yung nakikinabang, di ba? Hindi ikaw lang yung nagiging happy. Pati yung ibang tao nagiging happy rin, nagiging positive din. Kasi sa umaga pa lang pag sinalubong mo na yan ang nakasimangot ka. Hanggang loob ng bahay, maghapon hanggang gabi, magkatabi kayong mag-asawa, ay baka nakasimangot pa rin, di ba? So, lahat tayo nagkakahawahan sa pagiging positive, sa pagiging happy, di ba? Sa pagiging magpagkakaroon ng magandang outlook sa buhay, di ba? Nare-reach natin, wide yung reach ng positivity. Very wide.
Okay, next. And of course, ito yung hinahanap natin sa pagiging beautiful inside. Of course, we should have strong faith in God. Diba? We should ask God for His guidance for our everyday life because God serves as the lighthouse that guides ships para din siyang lighthouse. God's guidance illuminates our path to success. Iniilawan niya ang ating journey. Journey to success. Journey to LLIC success. Diba? Nandyan si Lord to guide us. Very strong ang kanyang guidance. We should always ask for that. Do we do that? Yes. Every day? Yes. Yes, every day. Every second, every minute, every hour, every day is a gift from God. We should always use it wisely. Di po ba? So, ay, great news na pala agad. So, syempre, kailangan happy. Di ba happy? Yahoo! Ayan. Tingnan ko nga yung mga white smiles nyo dyan. Okay. Good news, great news. For starting today. Teka. Gusto niya mamaya makupicturan. So, starting today, ngayon natin nilo-launch to. Ang ating Insta Whitening Body Lotion. Na-try nyo na ba yan? Yes. Instant ba ang pagputi? Yes. Ako din araw-araw na eh. Diba? So, buy one, take two. So, ala, kakaiba to. Hindi buy one, take one. Buy one, take two. Sir Norbert, pa-order na. Order now at SRP 1,800 only. Yeah! Woo! Pinapalakpakan yan! LLIC's discount shall not apply. So, duration will be from today up to September 30, 2023 only. 4 days. Ayan, Sir nawala na si Sir no, 4 days. Wala na si Sir Norbert, nagtitake na ata na orders. Subukan niyo po, talagang instant. Opo, Ma'am Fed, di ba nasubukan mo? Instant. Si GUV Director Jill, nasubukan din yan. Di ba? So, ayan po. BP Santi. Yung take two lang yun narinig. So, ayan. Buy one, take two. With SPF 50. Kaya daily po ang gamit niyan. Hindi ka matatakot sa araw. Di ba? Sa sinag ng araw. Kasi may SPF 50. Ayan. Ay, ito pa. With scar remover function. Yeah! Siyempre, nung kabataan natin, malilikot tayo, di ba? So, meron tayong mga bakas ng nakaraan na pwedeng, matanggal through this whitening lotion. Insta magic talaga. Ayan. Sa LLIC, may magic, di ba? Sir Danny, ano po? Mas mabisa kaysa sa 1,000? Halik! mas matanda naman ako kay Sir Danny, ano? Ay, Sir Danny, mas matanda ako sa'yo, di ba?
mas matanda ako sa kanya. So, ako naman, I'm turning 60 years old this December. Ayan po. So, ayan. Makikijoy na ako sa club ni Ma'am Fe, yung ating dual citizens. Ayan, next. Ayan. So, yan yung mga ano, nag-try ng Insta Magic Whitening Body Lotion. Instant. Instant talaga yung ano, yung manonotice mo yung instant effect. Diba? So, ako everyday, ginagamit ko na yan. Yahoo! Opo, hindi siya madulas. Naku, pag nalaman ng mother, ilo ko to. Sigurado. Eh, maputi na siya. Magpapaputi pa, diba? Naku, nakakatawa yung... So, ikwento ko na nga ulit. Yung mother in-law ko, nung nag-birthday sa Jollibee, di pinamakeupan namin. Pinamakeupan namin. Talagang nakita niyo naman yung kanyang, ano, di ba? Hindi pumayag na walang false eyelashes. Sabi ng makeup artist, ma'am, ito po yung first time na nag-false eyelashes ako sa 98 years old. Kasi oldest na nalagyan ko, 70 years old. Pero yung mother-in-law ko, 98, ayaw pumayag ng wala. Tapos sabi niya pa, saan kaya pwede magpakilay? Yung microblading. Hindi rin naman tumatanggap ng microblading na 98 years old yung mga ano shops, di ba? Ayun. So sabi niya, ma-okay na yan. Next. At ayan. Palakpakan naman natin. Ma'am Thelma, can we invite you here? Nag-insta whitening ka. Aba, ay talagang yan ang ano, milagro talaga yan. Magic talaga yan. Tingnan nyo naman si ano, Sir Danny Dayaw. Oh! Naalala nyo ba yung kulay niya? Ayan oh, compare nyo naman, di ba? Nako, Miss Nina, gaano ba kadami stocks natin diyan? Baka ano to, maging hot cake to mamaya, 'di ba? Grabe, kita mo agad oh. Ang ano, ang effect, 'di ba? Sir Danny, pero dapat daw buong katawan. Buong katawan mo, pati pwede ba 'yan sa mukha? Miss Nina, pwede rin sa mukha. Di bali ko si Ma'am Nelia lalamutak, okay lang yun. Ayan, so happy birthday Ma'am Thelma. Makantahan naman natin si Ma'am Thelma. Kaya lang hindi ako magaling magsimula. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, Ma'am Thelma, happy birthday. Kahapon po ang birthday niya. Ma'am Thelma, kahapon. At nag-date lang naman sila. Yes. Solong-solo. Umuulan nga lang sa Baguio. Yes! Pero at least, diba, ang importante, nakapag-celebrate ng birthday at nakapag-manage ng time si Sir VP Santi. Diba? O, yun. Okay. Okay, next. Ayan, thank you LLICians. Stay beautiful inside and out. Stay forever young. God bless us all.